O sige, shout out na to ha. Special shout out or special mention kay Daming Daan ng General Santos City. So ngayon, dito tayo sa my Rosver Pawn Shop located right here at Illustre Avenue, Davao City. So ngayon, since po na request po ninyo na i-feature po natin yung ano, yung Rosver Pawn Shop, kung ano po yung meron dito ng mga ino-auction po nila. Sa ang auction ba, pinak-adlaw na siya? Everyday man minay-auction. Everyday mo nag-auction? Karan Rosver? O dari arang ano, Rosver sa Illustre? Dili, depende naman schedule. Ah, okay, okay. So, dara. So, meron silang schedule dito sa auction. Oo nga pala, parang naalala ko sa mga kalendaryo, di ba? May mga auction date dyan, nakalagay. Pag pula is auction date yan sa Rosver. So, ito yun, November auction. So, today is, dated today is November 4. So, yun. Kahapon, Bahada. Rosver Bahada is meron silang auction sa Digos. Digos City, Luna Street. Sa November 4, panakal. Pero dito sa Davao pala is everyday. Asa oras mo mag-close kagabi eh? 6. 6. Ah, 8:30 to 6. 8:30 sa umaga, 6 sa hapon. So malapit sa mag-close. So time check tayo, it's 5:10. So ito yung ano, yung mga relo dito no, Daming Daan. So ano bang gusto mo rito? Ma'am, ano to ma'am? Ano tong 20,000 pesos? Ano? Oh, ano yan? Butcherer naman. Ano sa pangalan? Butcherer. Butcherer. Nga nung 20,000 man siya? Branded siya sir, Swiss made. Swiss made. So since naka-auction, isa man ang auction, pasabot na niya, meaning barato o mahal? Barato na lang dito sa brand new. Comparing mo sa brand new, marato. So darang half the price mo ang brand new. Okay, so pag brand new, ano niya, is almost half the price no, kapag naka-auction. So meaning kasi, nasa mga, ano siya, mga 38,000 or almost 40,000 pesos ang kanyang presyo. Pag di-auction, usan na siya, mga narimate? Mga narimate, no, wala na lapat. Okay. So, nganong gawa sa brand? Unsa pag inaano niya? Nganong inaano niya ang presyo? Branded siya, sir. Branded? Tapos na siya gold? Hindi siya gold. Plated, plated lang siya. Yung brand. Mahal. Mahal. So, brand lang siya. So, ano siya? International brand? Swiss made. Swiss made. Okay. So, international brand. Swiss made. Pababae, di ba? Okay. So, pwede mo. So, asa mo na. Kasi may dapat ka na magamit ka ng mga paregalo, no? Idea. Gift idea. Pwede. Oh, so, sa inyo mga uyab, ana? Kung ikaw uyab, dagaan kasi mong uyab, ano? Kasi mong ma-feel ni mo. Okay kayo. Okay kayo. O, diba? So, sana all no. Kani siya, ma'am? Kani isa, 28,000. Ayaw, pakita mong dati. O, ayaw lang kayo para ano. Basta man siya, tagwear. Nganong mahal man siya, ma'am? Gawa sa brand. Kung palit ka na sa brand, yung mahal siya. Mga pila. Sagaran, okay, so since mga mahilig na mo sa mga, kung mahilig kayo sa mga relo, no, sa Alaha, so alam na na siguro ninyo, no, kapag ka naka-auction, mura lang talaga yan, almost half the price talaga yan sa original. So ibig sabihin, ipapakita ko na po sa inyo kung ano po yung mga naka-auction ngayon. So ito na nga, no, meron silang, ano to ma'am, si isa? Butcherer, Tagwear, Hamilton, Mubado. Hamilton? Hamilton, Mubado. Wait na, ano, ito katulo, 25,000. Mubado. Mubado? Mubado siya. So, brand lang gyapon siya. Muna nga yung presyo mahal. Wala siya yung mga nakatat sa mga diamante, anak. Wala yung mga nakatat sa mga diamante. Okay. Ay, mga Rolex ito. Oh, sige. Mga mahal. Sige, ito takaran dito sa Rolex. Ito unahan din sa... Ano yung pinakabarato din ang area? Na, may mga barato, pero nauna ko kahalin siya. Okay. Kunin mo na nabilin na lang siya. Okay, okay. So, unsa man isa, ma'am? 25,000 gyapon. Muna siya Hamilton. So, branded gapon siya mo ng mahal. Papanood naman at ipakita sa cameraman para makita nila. Yan. So, ha, daming daan ha. So, marami ka nang makikita ng ano, Rosver. Meron bang Rosver sa General Santos City? Yung Pag-asa rin po, sir. Oh, meron palang ano, Rosver sa may new Pag-asa, sa may Jinsan. Bali, ang ano, ang gina-auction is depende sa mga... Marimate. Mga Marimate. So, hindi ba pasabot na nag-auction mo Dreag Hamilton sa Illustre na po sa Jinsan? Okay. Okay, so now I know. So, kaya pala na gusto nilang malaman din yung ibang ano, ibang Rosver po siya kung anong available ng mga ano. So, ito ay Hamilton. Maganda oh. Pang lalaki to, di ba? Ganda oh. Sana all, no? So, rich lang. Rich lang makaka-afford yan. May kaya. So, daming daan, mayaman yan. Ito, 300,000. Okay, patanaw daw, ma'am. Nganong mahal mo kayo siya, ma'am? 30. Ha? 30.
Ah, Cartier. Cartier. So duha na siya. So nganong giduha man siya? Free na ni Lisa, sir. Free? Nada yung una na? Duha na siya. Di pakapin na siya, Lisa. Nganong ipakapin man? Ay, para mahalin. Ah, so promo. Okay, part sa promo. Okay, so buy one take one maring nana. Pero kung pero dati sa wala pa ni siya gyano, di buy one take one. Unsa pa yang presyo ano niya? Isa lang. No na, 300. 300,000 tapos kay pakanan og isa, sabot pa sabot kung mahilig gyud mga relo, particular sa mga brand nga Cartier. Palitan na ninyo na, binhi na to. Iabi niyo na to kasi ano lang siya. Ah, ito pala isa yung free kasama. Mm. Oh, pwede na ako mag-apply ano, salesman. Pwede ako mag-apply salesman sa inyo ha. Kay ho, mayo kay ko mo convince ba? Oh, so Cartier. So ito yung presyo niya is 300,000 pesos. Ano to 80,000 nakalagay? Discount. Ah, may discount pa. So from 300,000. Napakay pangapin. Okay, so ito pangapin pag mapalit niya siya, pila ano? Hamilton, mahal po niya siya. Nasa mga pila? Parehan ni 25 Hamilton. Oh, so mga 25. So ibig sabihin 300,000. Diba auction, diba ingon mo is ang auction is ano siya almost half the price bitcha sa original. So minto si nasa mga almost 600,000 ang presyo niya. So since i-auction sa 300 na lang tapos minus pang 80,000. So 220 na lang. Tapos dapat pakapin 25. Okay. Rolex sir. Ah sige. Ato na to karon Rolex. Kani sa unsa man siyang isa? 250,000. Makan adam. So kani siya pang tupol no? Pang lalaki, pang babae. Ha? So kani siya ang free. So 250,000, so almost half the price sa. So many to say almost 500,000 pesos ang presyo po nito kapag ka original price, no brand new. Since naka-auction siya, 250 na lang minus 20,000 pesos. So ito ay magiging 230,000 pesos lang plus free na. Ang say brand? Ebel. Branded gapon na siya. Branded gapon siya. Ebel. Oh, pang babae. Ang tagpila man ng Ebel nga rilo. Sa 10 to 20. Mag sa mga 10 to 20 pero naging pakapin na lang siya no. Pero mas dako gyapon ang ano no, mas dako ang discount kumpara sa pakapin. So di na mo lugi. So unsa ni siya nga brand ay mang anong mahal man kay siya ma'am? Breitling. Breitling. Ako pa kuta na ma'am, nganong wala lang panglukat. Nganong wala lang panglukat sa mga tag-iya. Considering na mahal sa nga presyo, di ba? Kasi nag-change item na po sila. Sir. Nag-change sila item, okay. Budget na po. So, mara sa common reason nga nung dilita na ano? Nag-change sila, bago. Ano lang? Hmm. So, yun pala yung rason. No? Kasi ako, once kasi na mahili ako sa relo, ba't ko ibibenta, di ba? Ba't ko siya isasangla? Pero siguro, what if kung ano, mga snatch, ninakaw, sinangla? Pwede rin yun, may mga ganong mga tendencies, no? Mga instances. Maka, sir. Meron din. So ibig sabihin kapag nabibinta ng mga high-end na mga relo sa inyo, hindi nyo na hinaharapan ng ano, ng legitimacy na sila yung may-ari, ganun. Oo, yung mga high-end na relo, di ba? Mga Rolex. Basta, dawaton lang yun, di ba? Balagoy, papilit sa sila, tagiya, legit. Okay. So yun, so kani ma'am, kani. Kani, gold. Patanaw daw ma'am, gold yun siya? Uy, pila ka karat? 18 karat na lang. 18 karat, tapos kani siya, design lang, design. Diamond ang ba? Diamond kasi ang ano? Uy, yung anong, pila man siyang presyo? 170. Wala siya discount? Wala na. So pababae, no? Dili siya ba yung take one? Same lang sila? Pareha lang siya, Omega. Okay. Omega ang brand. Okay. So ito, medyo maiintindihan ko to bakit siya mahal. Kasi una nga dahil sa brand, tapos pangalawa ay yung mga naka-attach ng mga bato-bato. Tapos gold din siya, di ba? So ganun pa rin ma'am no, almost half the price po siya sa original. So ibig ko sabihin, 170,000. So magkano to? So 390, no? So almost 390,000 ang presyo po nitong isa. Pero kapag ka merong ano, kunyari ako, di ba, pinamukultura ko, di ba, yung aking arrive, di ba, yung aking outlook. Tapos may bit-bit ako, ah, magkano yung pinakamahal na Rolex? Rolex? Oo. Nalito tayo, 600 plus. 600,000. What if kung bit-bitin ko dito yung Rolex na worth 600,000 pesos, tapos isang lato siya? So ano sa tingin nyo? May budget pa, sir, sa price.
ipa-check ipapa-appraise. So, pero hindi niya man ako i-judge, no, da baka ano magnanakaw siguro to kasi wala naman sa itsura na makaka-acquire ng ganitong kamahal na ano. Hindi naman, no. Ah, yun. So, buti naman pala. Okay, so tara na ay ano dito na ay demo. Asa man ang Rolex ani? Aka ni. So, ito na yung Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Ano mga Rolex? 410, 500, 250, 230. Ano ako pinag 730. So, kani sila ang pangbabae? Oo. Dari na side. 730. So, 730. Patanaw daw, ma'am. Ay, wala pa yung charge. Okay. Sige, sige. So, yun ha. Daming daan, no? So, sana na, ano, na-fit ko yung iyong mga needs. Kahit na paano, no? Kasi kahit hindi natin to content talaga, pero syempre dito na rin naman na tayo sa industry, kaya sinubukan na natin na tingnan para na po sa inyo, no. So yun nga po, bali maganda ang kanilang mga relo dito, mura lang, tag sa 600,000 lang. Patanaw daw ani, ma'am. Gani kay basic gani si Sir Daming Daan, baka may ayan, may jowa yan o asawa o ano man, tapos balak siyang bigyan, naghahanap siya ng gift idea. So meron tayo Sir Daming Daan, ha, 730. Oh, yan, oh. Uy, wala. 730,000. Ito na yun. Saan siya, ma'am? Rolex? KJ, sir. Ah, din siya Rolex. Ang siya pangalan? KJ. Di lagi makita yung brand. So, anong mahal niya siya, ma'am? Gold po siya, sir. 18 karat. 18 karat gold. 163 grams. 163 grams. Meron ka laki din. Okay, adara. So, try ahang description, guys. Oh. Tingnan natin. 163 grams. 163 grams, tapos 18 karat gold talaga siya. So ganun, ganun pa rin yun, ma'am, no? Bali, ano, half the price pa rin dahil naka-auction. Auction item yun, ha? Auction item yun. So auction item, so ibig sabihin almost half the price. Tama. Depende, per gram yun. Ah, per gram, okay. Pero grabe ang ganda, oh. Di ako mahilig sarilo, ha, pero talagang napapahangal, ano, medyo na-attract ako, parang ang ganda niya. Yan. So gold talaga siya, 18 karat kaya pala. Okay. So this is how it looks like, no. So mga hindi pa nakakita ng gold talaga diyan na tunay, so ito na 'yon. Legit siya. Grabe, mahal. Talagang tumataging tingna. Kano 'yon? 780,000 pesos. Sige, tapos asap mo na siya pinakamahal na ng item. Dari. Kani sa panalaki, patanaw daw. Rolex. Rolex. G-Shock. G-Shock, kani pinaman ng G-Shock. 3-5. Ah, 3-5. So, brato lang. Nabe, dagang G-Shock na fake, di ba? No? Pero pag nakapong shock na G-Shock, diligay sa fake. Okay. Original. Nay, nagbarigyas ako sa G-Shock. Tag ano lang, 1,800. Legit to siya? Try niyo siya, ipa-appraise. Ipa-appraise, okay. So, kung na ako'y kwarta, may, kung may budget ako, so ito na lang bibilhin ko. Kaso nga lang, hindi naman ang mahilig sa relo talaga. Bumili lang ako ng relo para pang ano, minsan time check, ganun. So, ito naman is 50,000. 50,000 oris. O sa'yo yung pinakamahal na relo? Rolex. Sa tipong kalibutan? Depende. Depende na sa model. Okay. Depende sa model. Hindi, yung sa gina item gina, pinakamahal. Brand, ano, or model. Mga Rolex. Mga PJ. So, kanya siya is Oris Automotive. Nagpila man niya siya? 50,000. 50,000. Siya o 5,000. Ah, napag-discount na 5,000. Nga nung mahal man siya, nga nung 50,000 man? Branded mo siya. Branded, so tungkol sa brand. Wala siya nakatouch ng mga, ano, mga diamante sa ilalong, okay. Okay, 50,000. So yun na, daming daan, no? So, ano sa tingin mo? Maganda ba? Bili ka, ha? Bilan mo lang ako isa. Joke lang. So ito na yung mga hinahanap mo. Ma'am, baka na pa, ma'am. Kaya ano, lalaki ba yung ano? Lalaki ang mapalit. Okay. Lalaki ang mapalit. So pang lalaki ni, di ba, Adri? Sa ito nga. Ay, hinamit ko. Bon. Medyo pricey lang siya. Pero kung gusto mo makakarato sa auction, mga ito. Oh, so ito na nga yun. Auction na nga ka tayo dito ba? Di ba? Auction na, brunch. So dito sa Rosemary, lagi auction araw-araw.
Tama. Salin sa auction. Dito sa ano? Dito sa Illustre branch. Salin sa auction. Okay. So ibig sabihin pala kung hindi niyo maabutan yung mga auction sale diyan sa ano, sa mga branch na kung saan malapit sa inyo na Rose Bear. Punta na lang kayo dito sa ano, sa may Rose Bear Illustre, you know. Rose Bear Illustre kasi dito niyo makikita yung mga salin sa auction kung paano meron kang mapapipilian, di ba? Tapos unsa man siyang ano, ma'am? Kani, ma'am, 10,000. Rado. Silver liang color, no? Di ba ang mga rado mga gold na siya? So barato lang si Adria, oh, 13,000. Katumagod kay kita ko pag 30, 40, 50. Anyway, di ko hilig sa riloy. Wala kay ano, wala kay idea na. So mawala to, pagbigyan ko lang si Sir Daming Daan ng General Santo City. Kasi pagpunta sa Nandapaw, meron daw siyang ibibigay sa akin na something, no, na ikakatuwa natin. So ano kaya yon? Baka ano, isang toneladang tuna. So yun lang, no? Maraming salamat. So nakapunta tayo dito, naka-silip sa may Rose Bear Pawn Shop sa may Illustre Davao City. Sige, salamat, ma'am. Salamat. Oo.